What's up mga kapadyak? Sa video na to, bi-check tayo. I-bi-check natin itong Missile Wavebreaker 27.5 MTB. Na-feature na itong Missile Wavebreaker dito sa channel nung pinakita ko dati yung mga bagong labas na bikes ni Missile. Isa to sa mga yon, pero eto kasi, etong mismong bike na to, paparapol natin to. Nag-sponsor si Missile Bikes ng isang unit na itong Wavebreaker para ipamigay sa inyo mga kapadyak. Comment down below kung okay na ba sa inyo itong bike na to. Ilalagay ko pala sa description yung link ng Facebook page ng Missile Bikes. I-follow nyo na din sila para hindi nyo ma-miss yung mga update sa mga Missile Bikes and also dun sa gagawin nating giveaway. Itong Missile Wavebreaker, ito yung aluminum model na XC-MTB from Missile Bikes. Yung iba nilang mga model, yung Poseidon, yung iba pa mga MTB nila, puro mga carbon na. Aluminum frame, size 17, medium. So good yan, mga 5'6 pataas na mga rider. Pwede pa or siguro kahit 5'5 kaya pa. Kasi hindi naman sobrang taas ng standover key. XC-MTB siya or cross country kung mga off-road, mga fire roads, mga light trails, kaya-kaya. Kung sa pave, hindi naman magkakaproblema kasi nga XC siya. Yung finish niya is parang metallic red. Matte yung finish, may mga part na medyo glossy. I believe meron pa tong ibang kulay pero ito yung sa atin. Paint finish maganda. Pinakinis din yung weld spots dito so manlinis yan tingnan. Akala mo carbon siya kasi hindi halata yung weld marks dito. Head tube is tapered. Zero stack yung headset. May badge ng Missile dito sa tube. Internal cable routing, dito pumapasok sa down tube yung cables para sa preno, para sa shifter, tapos may extra pang butas dito para to sa FD na side swing. So, ito naman kasi naka 1x na. So, kung gusto mo pa siyang i-2x or i-3x, may provision pa siya para magamit ng FD. Also, may provision pa dito ng FD kung gusto mo gamitin sa kanya is yung down pull na FD. Or ito, pwede mo rin tong gamitin na port para sa dropper post. Kung gusto mo siyang gamitan ng dropper post, dito lalabas. Pero since walang dadaanan dito sa seat tube, external dropper post yung pwede mong gamitin. Kung gusto mo itong i-setup ng naka-dropper. Battle cage mount, frame size 17. May mounting point ka dito para sa rack. Kung gusto mo siyang kabitan ng rear rack, pwede mong gawin yun sa kanya. Meron din dito, ayan, may kabitan. Kung gusto mo i-setup ng touring setup, pwede kasi meron ito. May chain stay bridge, dito wala nga lang ng seat stay bridge. Dropout nito is quick release, 135mm. Yung RD hanger niya replaceable, pwede mapalitan just in case maputol tong itim na part nito. Pwede mo pa mapalitan. Post mount, yung disc brake mounting dito sa chain stay nakalagay. Internal din yung cable routing ng preno. Dito lumalabas sa ilalim. Meron pa pala dito ang isa pang kabitan ng battle cage. Sa frame na to, ayan, dalawa pwede man lagay. Missile logo dito. Ganun lang yung design ng logo. Outline lang. So, meron pa dito, Missile. Ito yung model name, Wavebreaker. Yung fork naman, Missile branded. Suspension fork, 120mm yung travel. Maganda naman yung laro. Sobrang lambot, plush na plush. Even though coil lang siya, hindi pa siya air type. Pero lumalaro naman. Ramdam mo talaga yung laro ng fork nito. Lockout na siya. May remote siya. Para hindi mo na kailangan ibaba yung kamay mo sa switch dito. May remote na siya dito. Disc brake mounting ng fork, post mount. Ang napansin ko sa mga stock fork ng mga built bikes, basta yung fork nun, post mount, mas okay-okay yung performance ng fork. Kesa kung yung fork na nakakabit dun sa built bike is IS mount yung kabitan. Ibang-iba yung performance yung naka-post mount ng mga fork. Yung dropout ng fork, quick release. Drivetrain na 1x10 speed to na setup. 1x, isa lang yung plato dito. Medyo malaki nga yung crankset nito eh, 3060 yung laki ng plato nito. So yung 3060 medyo yun, matulin yun kung kalsada, yung mga patag. Yan, hindi ka mabibitan sa takbo dyan sa 3060. Pero para sa akin, kung more on trail yung gagawin mo sa bike, parang malaki yung 3060. Pero nasa pumapajak naman eh, kung kaya naman sipahin yung 3060. Edi wala rin problema. Yung crankset, hollowed na yung BB, butas dito. So, hindi siya yung square taper. Mas smooth ka, mas masarap paikutin yung crank. Pag ganito na yung style ng BB. Replaceable naman yung chainring nito. I believe 104 BCD yung gamit dito. Napaka-common naman yun, napakadami mong pwede mabili. Kung gusto mo siyang
palitan ng mas maliit, madali lang. Gusto mo siyang palakihin pa, okay lang, pwede. Kaya gawa mo pa. Meron din pala siyang bash guard dito, itong transparent na plastic na to. Parang protection mo din to, na hindi tatama sa binti mo yung ngipin ng plato dito. Or kung eto, tumama siya sa bato, hindi kaagad yung ngipin yung tatama sa bato. Eto munang bash guard. May purpose din, yung crank arm, aluminum na. Yung RD naman ito, eto yung Diore M6000 RD. Kung pagtitrail yung trip mo na gawin sa mountain bike mo, at least Diore RD dapat talaga. Kasi yung Diore RD, ayan yung RD ng Shimano na may clutch system, may switch, para hindi ganun sobrang tagtag pag sa trail ginagamit. Sunshine Cogs, 1142T, 11 yung pinakamaliit, 42T yung pinakamalaki. Yun naman talaga yung kaya ng M6000. Kaya para mas smooth yung shifting, okay na yun dun. Yung chain nito, YBN yung ginamit. Yung shifter dito na ginamit, yung bagong 10-speed na shifter ni Shimano, yung M4100. May visual gear indicator pa rin, para may guide ka sa kung anong gearing na yung ginagamit sa likod, meron dito. Siyempre, Shimano na yan eh. Yung pyesa nito, Shimano. Wala ka ng doubts dun sa performance niyan. Ngayon, medyo mahirap makahanap ng built bike na hindi sobrang mahal na Shimano yung pyesa eh, diba? Kung anong nilalagay. Kung gusto mong Shimano parts, isa to sa pwede mo makonsider na built bike. Itong missile web breaker. Yung brake set naman nito is Tecto hydraulic disc brake. Maiksi yung lever niya, aluminum na din. So hindi kinakalawang. Maganda naman yung lever feel. Hydraulic naman na siya. Yung Tektro na brand, hindi na rin naman bago sa industriya. Matagal na rin na gumagawa yan ng mga brake parts. At least yung nilagay dito, hindi yung unknown brand ng hydraulic disc brake, diba? Tektro yung nakalagay sa kanya. Sa wheel set, missile din yung hubs, front and rear. Naka-quick release na. Yun yung maganda dito. Bolt type, 6 bolts, stainless spokes. Missile din yung rims, hindi siya sobrang wide. Shader valve. Yung stock tires nito is Kenda na 27.5 by 1.95. Yung tread pattern niya is hindi sobrang aggressive. Malilit lang yung knobs, evenly spaced. Good all-rounder kung sa cemento mo gagamitin sa paved roads. Pwede. Kung madaan ka sa off-road, sa mga light trails, XC trails, okay pa. Kakayanin pa ng tires. Good all-rounder naman. Pero kung gusto mong gawing setup dito sa bike na to, gusto mo siyang more on trails yung gagawin mo sa kanya, mas magbe-benefit ka kung mapabalta mo ng mas makapit na tires. Other component, seat clamp is aluminum na quick release seat clamp. So madali lang mag-adjust ng taas baba ng upuan. Seat post niya is aluminum din na 31.6 yung diameter. 350mm yung haba ng stock. May konting offset sa likod. Single bolt pag clamp dun sa saddle rail. Hindi siya yung old school na style ng seat post. Yung saddle niya, maganda yung style ng saddle. Hindi sobrang taba, hindi sobrang payat, hindi sobrang tigas. Maganda yung pagkakagawa dun sa saddle. Stock pedals, aluminum na pedals. May reflector dito. Grips naman, maganda rin yung grips niya. Masarap sa kamay kahit walang gloves. Tapos double lock-on pa. Dalawa yung part na may iaalin ka para mag-lock siya sa handlebar. Handlebar, straight, aluminum. Setup, pang XC. May back sweep naman konti na nakakadagdag din ng comfort. Yung stem may 7 degree angle. Medyo mahaba para sa akin. 90mm stem. Kung sa akin tong bike na to, baka palitan ko to ng stem na mas maiksi. Pero depende naman sa rider kung anong stem length and angle yung prefer niya. Meron ko pang headset spacers dito na pwede pang adjust kung gusto mong mabago yung stock height nito. Hindi sinobrahan ng putol yung steerer tube nito, stock port. Ayun mga pa-jack, ayun yung Missile Wave Breaker MTB. Ito, makonsider natin ito na isa sa mga decent value MTB. Dahil maganda yung frame niya, maganda yung parts. Overall, halos wala ka nang papalitan dito. Depende na lang siguro sa klase ng ride na gagawin mo. Kung gusto mo siyang gawing mas more on trail, ako gagawin ko dito, papalitan ko yung stem, iiksian ko, baka yung handlebar, palitan ko din. Gawin ko yung medyo may rise konti, gulong, papalaparin ko lang. Yun na, pwede ko na siya yung pang trail. Or kung mabitin sa performance ng fork, baka magpalit din ng fork. Pero kung more on long rides, special rides, exercise rides, leisure rides, yung mga ganong klase ng padyak, yung stock setup nito okay na. Kung kaya mo na mga paikot tong crankset na to, 360. Pero yun nga, sabi ko nga, madali lang magpalit ng chainring nito kasi replaceable naman. Mura lang din naman yung mga 104 BCD na narrow wide. Pwede mo siyang palitan. Or kung gusto mo pa siyang mas palakayan, pwede din. Ano na sa'yo naman? 13.71 kilograms. All stock, kasama pedal. Ano masabi nyo mga kapadyak? Okay na ba sa inyo tong bike na to? Comment down below kung ano masabi nyo dito sa bike na to. Ito kasi yung bike na to is ipaparaffle natin. Hindi lang to yung ipaparaffle natin kasi marami pa tayong ibang mga prizes. Inayos ko pa lang yung mechanics kasi sobrang dami nila. Pero unti-unti kong ipopost kung ano ba yung mga prizes na ipaparaffle natin. Kung gusto nyo ganun, yung mga raffle giveaway, palike na lang ng video. Subscribe ka natin kung hindi ka pa nakasubscribe para hindi mo ma-miss yung mga future uploads pa natin. Yung raffle natin para dito sa Missile Wave Breaker na MTB. Ipopost ko dito sa YouTube and also dito sa Facebook. Abangan nyo na lang yung mechanics. And also, palike na rin pala ng page ng Missile Bikes Philippines kasi sila yung sponsor nito. Maraming salamat po, Missile Bikes. Meron tayong kapadyak na mapapasaya pag sila yung nanalo nito.